Broly nagwala sa planetang Sadala. Hello guys, ugo ka anime PH nga pala ulit, ngayon nga ay pag-uusapan natin ang chapter 17 ng Dragon Ball Kakumei. Kaya kung gusto nyo ang ganitong klase ng video ay malaya naman kayong mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At para na din pala sa mga gusto ng shoutout dyan, mag-comment lang kayo sa baba at para sa next video natin ay ma-shoutout ko kayo. Kaya ngayon ay magsimula na tayo. At sa last chapter nga ay atin nakita itong si Buu na nakipagtulungan sa Demon Supreme kay na si Higaites. At sa last chapter nga din ay naramdaman na nga nila Hit ang presensya ng lakas dito ni Broly na talagang nagpagulat sa kanila. Dito na nga papasok ang chapter 17 ng Dragon Ball Kakumei na pinamagatang Free. At sa unang panel nga ay ating makikita dito si Broly na talagang nawalan na ng control sa kapangyarihan nito dahil nga sa ginawang pagpatay ni Dula kay Chele. Pero itong si Dula nga ay sobrang saya pa rin dito kasi nga nakita nga nito si Broly kung paano naging apektado sa pagkamatay ng minamahal nito at sinabi pa nito na sige Broly ituloy mo lang yan. At sa moment na ito ay hindi na nga alam ni Broly ang ginagawa niya dahil nga sa lakas ng pinapalabas na chi dito ni Broly ay umayanig nga ito sa buong solar system ng planetang Sadala. At ang planetang Sadala nga ay parang naging isang supernova. Dahil nga sa lakas na meron itong si Broly ay nagulat na nga lang dito si King Sadala sa mga nakikita niya sa langit kasi nga tanaw nila ang mga nabubuong parang supernova sa langit na sinasabi na kagagawan dito ni Broly. Sa point na ito ay tinignan nga ni King Sadala si Broly ngunit naalala nga lang nito ang masama niyang nakaraan about sa Super Saiyan form. Pero agad naman napawi ni King Sadala ang trauma niya at sinabi nito na hindi nga daw siya pwedeng mag-daydream sa mga oras na ito, kailangan kong labanan ang sarili ko about sa trauma na yan. At dito nga ay ating makikita itong si Chele na kasalukuyan nasa ere pero agad naman itong sinalo ni King Sadala at tinawag nga niya dito si Admiral Fennel para nga utusan itong dalhin si Chele sa laboratories para nga magamot na agad ito. Na agad namang sinanayunan dito ni Fennel at sinabi nito na naiintindihan nga daw niya, sumama nga din kay Fennel ang isang warrior dito. Tinabi nga dito ni Fennel na wala nga daw silang oras na kailangan sayangin kaya bilasan na nga daw nila, sa point na ito ay nag-Super Saiyan na nga itong si Admiral Fennel at mabilis na nga itong pumunta sa laboratories ng planetang Sadala para nga mabigyan ng pangunahing lunas itong si Chele. Si King Sadala naman ay kasalukuyan nakatingin kay Broly na kasalukuyan nagpapalabas ng sobrang lakas na chi at iniisip nga nito na ito na nga daw yung demonyo na sinasabi niya kay Vegeta. Sa moment na ito, si Dula nga ay nagtataka kay Broly kasi nga hindi na daw ito gumalaw sa kinatatayuan nito. Ngunit si Vegeta naman ay sumigaw dito at sinabi na nito kay Dula na ikaw ay walang alam sa mga nangyayari. Pero si Vegeta nga ay kasalukuyan nakikipaglaban dito kay Venerable Here at tinamaan na nga siya dito ng isang pag-atake na nagmula kay Venerable Here. Salita nga dito si Venerable Here at sinabi nito kay Vegeta na huwag nga daw itong makialam sa mga bagay na yan, dito nga lang daw ito mag-focus sa laban nilang dalawa. Ngunit sa pagtingin nga ni Dula sa likod niya ay nakita nga niya dito si Broly na nasa likod na niya na talagang balak siyang atakehin nito. Ngunit agad naman itong ginamitan ni Dula ng magic ability niya dahilan kaya nga hindi tumama kay Dula ang ginawang pag-atake dito ni Broly. At sinabi nga dito ni Dula na hindi nga daw siya tatamaan ng ganyan klase ng pag-atake. At ang atake nga dito ni Broly ay tumama lang sa isang admiral. At pinagbalibagan na nga ito dito ni Broly, sunod-sunod na malalakas na pag-atake nga ang tinanggap dito ng isang admiral na talagang kinagulat nito. Dahil nga sa kawalan ng control nitong si Broly ay mismong mga kapwa Saiyan nito ang kanyang inaatake, kasama na nga dito sila Kill pati na rin ang King. Salita nga dito si Colifla at sinabi nito na hindi na nga daw ito maganda, sinabihan nga din dito ni Colifla si Kale na kailangan na nga din itong umalis kasi nga wala na daw sa katinoan itong si Broly, at si Kale nga lang daw ang nakakaintindi sa ganitong klase ng sitwasyon. Tagot naman dito si Kale at sinabi nito na kung magiging okay lang daw ba itong si Colifla. Dahil nga sa sinabi dito ni Kale ay parang nainas nga itong si Colifla at Kaba kasi nga para daw ni mamaliit sila nito, salita nga dito si Kaba at sinabi nito na sa ganitong sitwasyon nga daw ay maaasahan naman daw sila kahit na sinasabihan sila na duwag, kaya sama-sama natin ayusin ang mga problema dito. Sa moment na ito ay nag-Super Saiyan na nga ang tatlo na ito at sabay nga nilang sinabi na good luck sa ating tatlo, magagawa natin ito. At dito nga ay umalis na si Kaba at Colifla habang itong si Kale ay papunta sa lokasyon dito ni Broly. Ang ibang Saiyan nga dito ay atin makikita na nakikipaglaban na kay Broly na kasalukuyang walang control sa kanyang sarili, lahat nga ng makita dito ni Broly ay kanyang inaatake at humahantong pa nga ito sa kamatayan ng ibang Saiyan. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay King Sadala na kasalukuyan kausap itong si Dula.
Tinabi nga dito ni King Sadala na alam nga daw ni Dula na walang kontrol si Brawly sa sitwasyon na ito at alam nga daw nito na lahat nga daw ng makita dito ni Brawly ay aatakihin ito. Si Dula nga dito ay parang nakikipagbiroan pa kay King Sadala. Salita nga ulit dito si King Sadala at sinabi nito na ikaw at ang kasama mo ay mga basura at ikaw ang pinakakasuklam-suklam sa lahat ng aking mga nakilala. Sa moment na ito ay nakikita nga ni King Sadala ang lahat ng kanyang mga tao na walang awang inaatake dito ni Brawly at alam nga niya ang dahilan ng lahat ng ito, alam nga niya na si Dula nga ang pinakamay dahilan kung bakit nangyayari ito. At dito nga ay sinabi ni King Sadala kay Dula na ikaw ay hindi ko hahayaan na makatakas sa mga oras na ito. Salita naman dito si Dula at sinabi nito na ano naman daw ang pakialam niya sa mga nangyayari dito at wala nga daw siyang sinusunod na kahit sino except nga lang daw kay Venerable here. Dagdag pang sabi nito na tignan mo ang biggest asset mo, wala na siyang magawa kay Lord Venerable here. Si Vegeta nga sa mga oras na ito ay talagang dehado sa laban nito kay Venerable here. Tagot nga dito ni King Sadala na tama na nga daw ang mga sinasabi nito, lumapit ka na sa akin. Pero itong si Dula nga ay agad na nagpalabas ng sobrang daming magic ability nito na portal para nga hindi makalapit dito si King Sadala. Si King Sadala nga dito ay parang nangangamba na kasi nga nakikita nga niya ang mga tao niya na walang awang pinapatay dito ni Brawly bilang isang king ng planeta na ito ay masakit nga ito para sa kanya kasi nga wala siyang magawa para masolusyonan ang problema na ito. At ang mga tao nga dito ni King Sadala ay pinipilit na lumaban kay Brawly kahit na alam na nila na wala silang magagawa dito kasi nga sobrang lakas nito, ipinapakita nga dito kung paano winawasak ni Brawly ang planeta kasabay na din ang walang awang pagpatay nito sa mga kapwa Saiyan niya. Talagang nakakalungkot nga ito para sa side ni King Sadala kasi nga ito ang kanyang inaasahan na tutulong sa kanila pero ito pa pala ang papatay sa kanila. At sa point na ito ay ipinakita nga din kung paano pinisak ni Brawly ang ulo dito ng isang Saiyan na talagang nakakaawa. Salita nga dito si Dula at sinabi nito na ganito pala ang king dito sa planeta na ito, hindi kayang umayos ng problema. Ngunit dahil nga sa mga nangyayari sa kanyang planeta ay napilitan na nga itong si King Sadala na gamitin ang Super Saiyan form niya na sinasabi na ito nga daw ang pinakamalakas na form niya sa lahat. Salita nga dito si King Sadala at sinabi nito kay Dula, na tanga, dumaan na ako sa impyerno kaya wala na akong kinatatakutan noong paman. Dahil nga sa sinabi ni King Sadala dito kay Dula ay parang natakot nga dito si Dula sa nakikita niya at sinabi nito na kakaiba itong nakikita ko, wala itong katulad. At dito na nga guys natapos ang chapter na ito. Guys update ko lang kayo, hanggang chapter 20 pa nga lang ang Dragon Ball Kakume at ongoing nga ito. Kaya after kung matapos ang Dragon Ball Kakume series na ito ay hahanap tayo ng bagong series ng Dragon Ball na pwede natin i-review. At habang naghahanap pa tayo ay tutuloy ko na ang Dragon Ball Super manga review ko kasi nga tapos na ang adaptation ng superhero sa manga. Ibig sabihin ay may bagong arc na ulit ang Dragon Ball Super. So yun lang, sana ay hindi kayo tumigil na i-support ang channel natin. Salamat sa mga umabot sa parte ng video na ito.